15 case of rice worker employer who was low payment and filling a case scrub and murdered for the San Mayor of San Rafael. They hired a prosecutor named Attorney Aya Rines, graduate from Howard University. The defendant asked their lawyer, Attorney Evangeline Villanueva, to fight for Mayor Don Alejandro and his company. As we gather here today, we're here to hear a complaint of all farmers who are being abused by the mayor and all his members. Attorney Ayarnes, let me start now. Kamusta? Hi, Tia! Hello, Pipay! Si Totoy! Ay, nangyari naman problema ako eh. Hindi ko alam kung makakapasok pa si Totoy. Eh, yung kinikita ni kumpare mo, 2,000 lang kada kinsenas pa. Naku, sayang naman. Parang nakaraang ano, ani, ang lakas-lakas pa. Saan din napunta? Yun naman rin, naisip ko rin. O siya, dito na nga kami. Ay, wala man lang. Sige, go. Katawag na nga rin yung tito mo, tsaka yung tatay mo. Kakanta mo, kanta. Sige po, sige po. Ingat! Bye-bye, Pipay! Bye-bye, Linda! Tatay! Oh! Tapos! Oh, ganun pa rin. Nagtatalim. Araw-araw, mabuhay lang. Ganun talaga, anak. Kaya dapat ayusin niyo pag-aaral niyo. Opo, nanay. Tatay, kakain na po. Teka lang, tatawagin ko lang sila. Hindi na, si ano na lang, si Linda. Opo, sige. Ingat, Linda! Sumunod kayo ulit dito! Kada taon, puhuba ang halaga ng palay ng ating inaani. Tayo na nga nagtatanim. Wala pang napupunta sa atin. Ay, buhay. Napakahirap ng buhay. Sana naman tulungan tayo ng pamahalaan. Kawaan tayo ng Diyos at malalagpasan din natin ang paghihirap na ito. Sana nga. Ama, mga tiyo, tawag na po kayo ni ina. Kumain na daw po at magpahinga. Ay, salamat kung ganun. Kanina pa ako nagutom. Tara na, magpahinga at kumain na rin tayo. Tara na po. Nakapagod. Tanim lang, tanim lang. Trabaho na naman. Ngayon talaga ang buhay. Ingat kayo, tatay. Salamat sa pagkain. Salamat na lang. Harap ng luto mo. Agawa ko. Tara, nanay. Tindan na tayo. Ano nga, maubos ang panindan. Sa akin, nanay, onti na lang. Pwede na tayo umuwi. Hi, salamat. Yeah, bravo. Mag-ingat kayo, ha? Mag-ingat kayo. Ingat. Ingat. Bernardo! Gumisi ka naman dyan. Kitkin na lang. Kapag-tamag na talaga, eh. Nanay, kailangan ko ng pera. Ano naman? Mag-tragic po kami at kailangan ko bukas bayad na. Tapos ang chance tayo doon ako. Matalang pera. May nalukwitan pala yan. Tapos, agay pa natin hugan na kailangan pang bayaran. Eh, baka bubumagsak ako. Pabayaran natin yan. Hindi mo sa ngayon. Pag nagka-pera tayo, wala lang talaga. Tama naman yung talagang kumain naman tayo. Ano ba yan, Bay? Ano naman yung ulam? Anak naman, alam mo namang mahirap lang tayo eh. Buti nga may nakakain pa tayo kaysa naman sa iba na wala talaga. Kahapon niya na yung ulam. Huwag niyo sabihin na bukas kaya naman yung ulam. Ang gusto mo! Kasalanan niyo kasi yan, hindi kasi kayo nagtatabaho na maayos kaya wala tayong pera eh. Buti nga may pinapakain sa'yo eh. Nena!
ayaw nung makaramdam ng mahirap na buhay, mga anak, mag-aaral ka ng mabuti. Opo, tay. Para guminawa ang ating buhay. Hindi na kayo mag-aasawa at nakapag-intayan. Nasaan na si ate? Opo, nahihalap ng punpo namin ang tama sa mali. Farms doing? Okay lang naman, Papa. Alam mo yung mga trabador natin. Nagtatrabaho sila na maayos. Wala silang reklamo. Really? Magkano pa sahod? 250 kada araw, Papa. 250? Make it 200. You cannot make a profit. Sige, Papa. Is that what you call the hard-working workers? Not helping others? Sorry, Papa. I will talk to him later. No. I will talk to him now. He disappointed me. Mister, anong ginagawa mo? Ba't di ka nagtatrabaho? Maganda nga po, sir. Pasensya na po. Nagpapahinga lang po saglit. Excuses? I want this man to be fired. As of tomorrow. Yes, naku, sir, wag naman po ganun, sir. Maawa po kayo kasi. Daddy! Daddy! Yes, Papa. What's happening? Yung babae niya, dinimahan tong damit ko. Mami, hindi mo ba alam naman na mahal to? Hindi ko po sinasadya, ma'am. Ikaw po kasi hindi ka po nakatingin sa dinadaanan mo, ma'am. Wow! Siya na po. Me? Kasalanan ko pa? Bobo ka kasi, kaya mo to nadumihan. Kasalanan mo to kasi mahirap ka lang. Enough! Daddy, I have an idea. I want that girl to be my slave. Ayoko po. Ayoko na na. I can forgive you all for your mistakes, but I want your daughter to be my slave. Yes naman, meron na akong magiging katulong. Dito, tama na nga yan. Bakit? Wala akong tagalaban ng mga damit ko. Grabe naman kayo. Alis ka po ko, Ina. Sige, mag-ingat ka. Hinihintay na din po ako ni Boss papunta sila Don Alejandro. Bye-bye po. Hindi ko po yan. Porket wala kayo
Mabisit ka! Malaki ka lang! Ano itong mga to? Pera ito ng bayan ha. Kailangan ito malaman nila Tiyo at Tiya. Kaya alam, dugot ako sa inaalat at parang kapatay ng mga bigas nila. Tapos kumakapalong sila ng mga tao, galing sila. Nakamay. Heh! Mayroon na lang tayo. Okay pa nga. Hindi problema yan. Tiyo! Tiyo! Ayun! Nalat ka magkulong kanan, tubig kumain ka dyan. Nalat sa'yo! Hey, ano ba yan? Gabing gabi! Ayun! Nalat sa'yo! Natatakot po kasi ako. Wala naman ginawa ang bata ka. Tinggabi na. Kasi po galing po ko sa kwarto ni Don Alejandro. May nakita po ko doon. Ano yung nakita mo? Nakita mo. Yung mga papeles po kung paano nila kinukurakot yung bayan. Aba, hindi pwede yan. Dugot po ayos na natin para makapunta ng palace. Ganyan sila. Kailangan malaman po kasi nakasamati ko anong kawalan yung ginagawa ni Don Alejandro tsaka ng pamilya niya. Mga leche sila. Patawag tayo ng pulong. Oo. Tiyo, tiya, mauna na po ko. Baka magtaka na po sila. Bakit ang tagal ko po sa labas? Mag-ingat ka! Baka seryoso natin na mag-ingat ka. Subaybayan mo yung mga gawain nila, ha? Opo, sige, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ipapakita natin ang galit at buhos na naroon gawin natin. Nay! Nay! Ano? Lalabo ka, Tarina! Ano? Mga talantado sila! Anong ginagawa si Clara? Itutuloy natin ang rally! Hindi na tayo ang ginagawa nila! Diyos ko po! Kaawa-awa mo sa sapitin ni Marina. Good afternoon, Nino. Itong Doc. Ang sulo po yung nanay ko. Her vital signs now are okay but she's under observation. Salamat, Doc. Kailan po namin siya pwedeng i-discharge, Doc? We can say yet, but just wait patiently. Let's go!
binunsa mo. Nasaan ang kalarungan sa tinapak ng karangalan? Kami ay magsasaga pero hindi magsasagala. Bubod ay pinagbibig sa palay mo. Pangako na napako. Sino po sila? Ay, maganda hapon ka. Kayo po ba si Attorney Aya Rines? Ako nga, bakit? May ipukonsulta po sana kaming kaso sa inyo. Anong kaso? Marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Baka hindi ko mapagtunan ng pansin. Kailangan po namin ang tulong ng Attorney. Para po sa aming magsasaka po. Baka hindi ko talaga kailangan ko rin ako siyempre yung naka-attorney, kailangan ko ng malaking pera para ma-process ko yung kaso nyo. Parang ang wala po, kailangan lang po talaga namin ng tulong. Tungkol saan ba yan? Sa pang-aabuso po lang po, hindi ko sa aming magsasaka. Kailan ba kailangan? Sa lalong madaling panahon. Sige, gagawin na lang natin ang paraan. Sige po. Ano ba may tutulong ko sa inyo? Kailangan po talaga namin ng tulong. Kasi masyado na po kaming inaabuso ng mga politiko. Pati po mahal namin sa buhay na apektuhan na buhay, dugo at pawis na po yung nilaan namin pero napakababang sweldo pa rin po yung binibigay nila. Kailangan po talaga namin to. Pinatay nila ang aking ama, pero hindi lang aking kapatid at na heat stroke ang aking ina. Masyado na sila marami naapektuhan. Paano na kami mawawala ng magulang? Paano kami makakapag-aral? Paano kami makakakain? Tulungan niyo kami, attorney. Kailangan po namin yung tulong. Oh, sige, huwag kayong mag-alala. Dahil ayon sa Republic Act 11321 o sa GIPSACA Act, yun yung inaatasan ng gobyerno ang pagbuo ng Farmer and Fisher Folk Enterprises Program. Pupondohan ng gobyerno ang pagsasaka sa pamamagitan ng pagkakaroon ng access sa financing, credit grants, at crop insurance. Kaya huwag kayong mag-alala dahil sinabi din dito, di ba ayon nga sa sinabi mong nirate na yung pinsan mo. Ayon sa Republic Act 7877, declaring sexual harassment unlawful in the employment, education, or training environment, and other purposes. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayong makaahon. Tutulungan ko kayong ipaglaban sa batas yung dapat, nakarapat-dapat para sa inyong magsasama. Maraming salamat. Maraming salamat. Deserve to be in jail, Your Honor. As you may all see, my client's family are suffering not only about the salary, but also about their loved ones who were killed by them. It's humane, Your Honor. They deserve to live free. And we need justice for this. And also about the salary. They receive too low amount of money. And they work hard for it. They spend their sweat, their blood, and even their tears just to make the money. And they just give them the coin. Is that... Ikaw lang yung mga ayos, mga wala yung mga ba? Nagtatapang kami ng maayos. Mas nalukain nyo kami. Hindi kayo mga tao! Wala mga tayo tao! Justisya kayo!